Sabay na tayo, sabay na. Well, actually, ang project natin dito ay co-produced ng AQ Films alongside with Front Entertainment. It's Love or Life First Sight. It's the first ever BL reality show. Wow. So hindi po siya pelikula kasi madami nag-aakala na pelikula siya. Oo nga. Reality show siya, so para siyang series kung saan magkakaroon ng isang finder, isang lalaking finder at 50 lalaki. Wow. Na hindi natin alam kung ang habol sa naghahanap na yon ay pera o puso. So kaya nandun si Sashna, nandun si Michael Ver, nandun yung mga, sila yung, Rob C, sila yung tinatawag na detectors. Detector. Silang kikilatis. Ako mag-host lang po ako doon. Pero silang tatlo ang may hirapan manglilatis kung sino talaga ang humahabol lang doon sa mga yon para sa pera o para sa puso. RS, yes. Paano pinili yung 50? Ngayon, naghahanap kami. In fact, I'm inviting everybody sa lahat ng mga nanonood. Meron na kaming napili pero hindi pa umabot na 50. Hindi po aalis ang bangka hanggang hindi umabot na 50. Ano, so may audition po, ilalagay po namin sa, punta po kayo sa Facebook ng AQ Films, nandun po yung ano ng audition, 18 to 30 years old na male. Yung mga qualifications. Kahit sino, bogey. Bogey, kung sino sa palagay nyo. May katawan or wala. May katawan o wala, straight o hindi, it doesn't matter. Basta gustong lumaro ng pinakamalaking laro ng pag-ibig sa online. Ito yun. Sino yung magiging searcher? Right. So ngayon ayan, hindi pa siya. Pa pwedeng. Talaga? Siya ang searcher. Sa? Hindi, joke lang. Nagahanap pa. Mali ba kasi Jerome Ponce? Hindi tayo sure. BL. Nagahanap pa. Hindi, joke lang. Nagahanap pa. Sash! Kanina ang concept po ito sa inyo? Oh, concept po ni Direct Api Africa. Ito, isa to sa mangingilatis. Oo. Isa to sa mangingilatis. Tsaka si Michael Ver. Yan. Kaya sinabi ko sa kanila, ako host lang ako. Oo. Nasabihin ko lang yung nakikita ko. Pero kayo ang meron malaking challenge kung paano nyo malalaman kung yung lalaking yun, ginagawa yun para dahil mahal talaga niya dahil sa puso o ginagawa niya dahil sa pera. Kasi it's 1 million worth of prizes. Ah, okay. Kaya, Sashna, ready ka si na ba? Si Sashna. Ready na. Ano? Parang sa totoong buhay lang yan eh. Lalaman mo talaga. Sir, hindi tayo sure. Kasi rin totoo? Hindi tayo sure, Sash. Sobrang galing mo talaga, professional mo talaga. Kung gano'ng kakagaling mag-line ako, nakakaiba yan. Pero, sa totoong buhay, malalaman mo. Sanay ka nga. Oo. Sa lalaking sinungaling. Oh, makiramdam. Hashtag relate. So, Sash, excited ka po sa reality show? Sobrang excited ako sa reality. First time magkasama, alam mo first time magkasama to on cam kasi parate nung ginagawa ng Miss Flawless, yung music video niya, parate akong behind the camera. Parate pati yung So In Love Mo, lahat ng mga projects namin together behind the camera and I'm so excited now na maka quote and unquote trabaho ko na maka-acting ko na si kahit papano ang aking sweetheart. Ang kumagkaka-girlfriend ako which hindi yata mangyayari talaga. Pero, at si Rob C. Halika dito, Rob C. Si Rob C. The man of the hour. Ito, alam mo, ito si Rob C. Masyado akong proud dito eh, kasi talagang 8 pelikula. Oo nga eh. Hindi ko na alam kung anong pelikula siya kasama dahil talagang alam mo. Lahat. Lahat. Isa rin ito sa mga problema kung sino makikilatis niyo, kung talagang lover or liar. Sila. Ako, wala po akong problema kasi host lang po ako. Pero itong mga to. Ano ulit that title? Love or Lie. First sight. Mas maganda yata, lovers or liars, no? Subtitle. Oy, ano ba? Wala na siyang boses. Wala na eh. Daming ano eh. Ang writer namin, Sir Louis. Sir Lou. And directed yan, by? Ito, yan. Directed by Afi Afi. Oh, si Afi. So kaya ako ginawa ito, alam niyo naman, for the pandemic, ayoko lumabas ng bahay, ayoko kumarte, ayoko kumarte, ng kahit ano. Pero nung lamang ko na si Direct Afi yon at minamataan nila si Michael Ver, minamataan nila si Sasha. Sabi ko, ito na yung pagkakataon ko na mapagkatotoo yung pangarap ko na makasama ni Sasha. So, parang dream project na doon. Oo. Kaya nga, tumulong ang Front Row Entertainment dito. Kasama ang Front Row Entertainment dito. So, ito ang ating writer. Tinatanong nila ano ba yung konsepto nito. The concept of love or lie at first sight is basically to sirain yung image ng BL na ginagawa ng Philippines because BL basically, yung totoong BL na boys lang from Thailand, Japan, it's a
it's supposed to be a fantasy kung saan yung nagwagapuhan is actually can just basically forget about sexuality, forget about everything, just live harmoniously and be in pwede silang kunwari ma-in love or magpakilig. That's the main purpose. Magpakilig. It doesn't have to be gay. Pero that's why love or not. So RS dapat kahit hindi gay, kahit straight, yes. Pwede. Actually, we encourage everybody, mm-hmm. of all sexual, basta biological male. Yes. Mm-hmm. Basta your biological male between 18 to 30, 30. Years old. 30 years old. Please send your photos to, nandun sa ano, AQ yes. Films. There's a, we have a Facebook page, Love or Lie at First Sight. So, they can just search on Facebook, Love or Lie at First Sight, or AQ Crime Stream. So, every week yung tanggalan, RS. Yeah, tingnan natin kung kaya nila. Depende. Uh-oh. Alam mo, yung tanggalan depende naman sa mga detectors yan. Yes. Kung wala sila na-detect, wala matatanggal. Yung mga detectors ba? Yung nagbibigay din sila ng payo sa mga ano? Magbibigay ng payo. Sa 50. Sila na yung kikilatis. Kikilatis. Sila yung kakausap. Parang, ano nakita mo ba kay ganito? Oo. Tapos, sila rin yung mga intriga ba? Oo. Yung mga intriga or magkukonsinte. Hindi nga natin alam. Okay, magiging cupid. Kaya nasabi ko perfect. Kaya nga nung sinabi na si Sasha, sabi ko perfect. Ay, oo. Kasi lingit sa kaalaman ng tao. Inaiyan. Nakikita nyo lang pa sexy. Expert siya dun pala. Makanta, sexy, gano'n lang. Pero hindi nyo alam talaga si Sasha. Magaling din yan magbasa ng tao. Kundunay. Kaya, yun yung ano, at saka sinabi niya, di ba, na nasinungalingan na daw siya ng lalaki natin. Siyempre, sanay na talaga. Sa ganda ba naman niya? Talaga, lahat ng lalaki. Ano, baka naman, ano, ganda mo yung mga lalaki dahil sa ginawa sa'yo, at dito ka babawi. Oo. Kapag higanti ka ba sa siya, hindi naman yan. Hindi naman. Ah, okay. Uh-oh. Pero ano, meron di botohan ba ito ng mga netizens? Meron. Hindi siya botohan ng netizens kasi streaming siya. I-take na namin. Or sila-sila. Sila-sila mag-vote. Plus, kasi ma-out. Ang tawag sa kanila, detectors. Detectors. So, magbobotohan yung mga nandun kung sino. At the same time, ito mga questers, detectors. At the end? Very interesting talaga siya, Jana, kung ano. Yes. Kasi kaya ko nga ginawa ito eh. Kasi parang sabi ko, kakaiba naman ito. Kakaiba tong ano na to. Kaya nga eh. Oh. So pero daily yan mapapanood. Weekly. Weekly. Once a week. Abangan talaga. Abangan yun. Sa ano yan? Sa app ng AQ, syempre. Yeah. Oh. So ano yung price nung last man standing? Last man standing. 1 million cash. Oo. Pagka nanalo, di ba may ganun? Pag nanalo yung lover. Kasi there's a part where they have to choose na lover sila o liar sila. Bago sila pumasok. So kung lover ang mananalo, he wins 1 million worth of prizes. Including a contract. Yes, meron na siyang guaranteed movies. Wow! Ito si Michael Burr. Kung liar naman yung mananalo, ang pipiliin ng finder, meron siyang cash prizes worth 500,000. So, walang talo. Walang talo. So, siya yung sa mangingilatis. Ito yung mga mangingilatis. Ako, wala akong problema. Michael, sanay ka pa mangingilatis? Yes. Sinungaling. I'm excited kasi noon sa loob ng bahay, there's like, may mga like house player parang ganun. So I was like one of the first people na ay to naglalaro lang to. They're just here for a job. Parang hindi nila totoong gagawin. So I'm excited na naman dito sa another reality show na hopefully we'll find more liars. Good luck sa inyo, ha? Good luck talaga sa inyo. Alam mo talaga, yun talaga yun. Ito ba yung first time mo mag-host? For the pandemic, yes. Although nag-host ako ng FAMAS. Pero for us, series TV. Series. So, ano preparation mo? Tsaka excited? Gano'n kaka-excited? I'm very excited kasi it's a totally different concept, di ba? So, yun dun pa lang na kakaibang konsepto nito. Talagang, ang puso ko ay talagang gumagin sa kapag. Pero, masaya ako kasi si Direk Afi, Africa, at AQ, si Atty. Hanya, Atty. Alvin, nandyan sila to support. And, ito mo naman na, yun, pagka bilang isang actor or host or questers, pag nakita mo yung buong production mo na talagang full support, yung producer mo nandyan, yung director mo nandyan, sinasabi lahat ng mga gagawin mo, lahat ng mga gagawin and all, alam mo na, you're on the right track. So ako, I'm excited for this kasi sinabi ko nga yan kay Direk Afi, Direk, pag ito lumaki, season 2. Season 2, gawa tayo. Kasi ito talaga yung first pioneer, ito yung pioneer concept. Yes,
after this ba, alam naman natin nagpo-produce ka ng pelikula, RS. Makikita ba namin movie mo dito? Ito yan. Tagos ba ito? Tagos. Meron kami pinag-uusapan ni Arroy, ni Hanyo, for Sashna. Oo, Sashna, tagos. Secret pa, pero meron kami pinag-uusapan ni Arroy, ni Hanyo, in cooperation with Front Row Entertainment. Wow. Again. Kasi yun nga, ang paki talaga ng AQ Films, talagang hindi lang dito sa Philippine stage or sa pelikula, dito sa Philippine film industry, kundi ilakok sa ibang bansa. Sa abroad. Yan, niloko nga si Arroy, ni Hanyo. Prepare ka na maraming outfits, ha? Marami tayong film festival na pupunta. So yun, so may gagawin kami ni Sashna after this. Tapusin lang namin itong series. After itong series, may gagawin na kami ni Sashna na matagal ko na gustong gawin. Akin, anong reaction mo sa pagsulpot ng AQ? Alam mo, nung narinig ko na may AQ film, na agresibo, na talagang gustong tumulong, gustong magbigay ng negosyo and all that, sabi ko, perfect. Nung nag-meeting po kami, sinabi ko, ako andito ako as, not as a producer, but andito ako as an actor, telling you na salamat, na nagbibigay ka ng negosyo, ng trabaho, ng livelihood, sa hindi lang sa mga artista, kundi sa daang-daang tao na sa likod ng camera, mga director, producer, staff, and all that, na natenga for almost two years. Yes. Pero ngayon makikita mo, buhay na buhay ang industriya ng pelikulang Pilipino. Yes, ngayon lang pandemic. Patapos na sana itong pandemic. So, ako excited talaga ako. Kaya nung sinabi nila yung pake nila, yun, sabi ko, ganyan din ang pake ng Front Row. Tumulong sa maraming tao, mag-reach out. So, sabi ko, sa fanbase ng AQ at sa fanbase ng Front Row Entertainment, pag nagsama yan, mas marami tayo maka-conquer. So, sa siyempre, tulong ng mga kaibigan natin na talagang believe naman din talaga ako sa talent nila. Pati si Direk Louie. Director din siya. Meron din siyang pelikula na ginawa din doon. Yung Abandon. Okay, so din yung isang director doon. So, kaya ganun ang AQ. Kasi talagang marunong sila ang marunong kumilatis ng mga totoong may talent dahil na Direk Louie. Yes! So, kaya nga, eto ang mensahe ko, Attorney Honey, Attorney Aldwin. Ito talaga ang puso ko talaga. Alam niyo na talagang kung nag-meet tayo, sinabi ko na I'm offering talaga my services, dahil from the very start, it was love at first sight. Wow. Nung nagkita tayo, nag-usap tayo, sinabi mo yung pakay mo, sinabi ko yung pakay ng Front Row. At nung nalaman ko talaga lahat, sabi ko, perfect partnership and synergy yan. So again, AQ Films, Attorney Honey, Attorney Aldwin, congratulations. Congratulations. And to all our Korean investors and partners, Kamsahamnida. Thank you.